Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-daylight. Ako po si Pastor Nick Genicio ng JIL Malolos. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa pananalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live sa Light TV, God's Channels of Blessing. Papakinggan din tayo sa DWJB 91.1 FM sa Palawan at DCJB 1458 Radyo Calabarzon. Sa umaga pong ito, ang ating pong babasahin ay sa Genesis 6:5-7. Sa NIV version po, English version po ito. Genesis 6:5-7. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. The Lord was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain. So the Lord said, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth, men and animals, and creatures that move along the ground, and birds of the air, for I am grieved that I have made them. Verse 8 po, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Tatalon po tayo sa Genesis 9:12-16. And God said, this is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appear in the clouds, I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth. So God said to Noah, this is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang salita na ating binasa. Nakita ko po dito ay kailangan nating manalangin. Kaya sa umagang ito, sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, gusto ko pong malagay rin sa puso natin yung salitang pray. Pray. Manalangin po tayo sa Diyos. Bakit po? Ang lahat po ng tao ay napakasama sa panahon po ni Noah. Lahat po ng iniisip nila at binubulay-bulay sa kanilang puso. Yung meditation ng kanilang puso ay pawang kasamaan. At ang Diyos mula sa kalangitan ay nagdesisyon na wakasan ang napakasamang lahi ng tao na ito. Kaya nga po nagkaroon ng napakatinding baha na ang lahat ng may buhay ay namatay, maliban po sa pamilya ni Noah na nakasumpong ng babong at nabuhay ng may katuwiran sa panahon ng masama ang kapaligid. At ang Diyos ay nag-utos na gumawa ng isang malaking arko upang si Noah, ang kanyang pamilya at ang lahat ng mga pinili ng Diyos na mga hayop ay makasama sa loob ng arko upang pag dumating na ang baha sa pamamagitan ng 40 araw na tuloy-tuloy na ulan, ang lahat ng nasa arko ay magkaroon ng kaligtas. Tayo po'y kailangan manalangin na ang mga tao ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos, na ang mga tao ay tunay na magsisi sa anumang kasalanan, na ang mga tao ay matakot sa Diyos, na ang mga tao ay magkaroon ng pagkakataon na lumapit sa Panginoon. Minsan mayroong iba't ibang klase ng mga pangyayari, kagaya po nung nagdaang 2 taon ng pandemic, na kung saan ay napakaraming mga tao ay naapektuhan, nagkasakit, dumaan ng napakahirap na sitwasyon. Ang iba ay nakaranas ng COVID,
dinala sa ospital, pinilit na isalba, pinilit na buhayin. Subalit, pasama ng pasama, palala ng palala, hanggang bawian ng buhay, hanggang mamatay. At sunugin, i-cremate, at maging abo na lang. Napakarami ang mga taong naapektuhan, hindi lang sa ating bansa, maging sa iba't ibang mga bansa. Napakaraming tao, kabi-kabila, mababalitaan mo ay mayroong ganitong klase ng virus. Pero sa panahon po nung ngayon na tayo'y bumalik na sa parang normal na, na napawi na ang anumang pagkalat ng virus, napawi na ang bilang ng araw-araw ay nagkakaroon ng mga kaso. At ang mga tao ay balik na naman doon sa mga mall, balik na naman sa kanilang trabaho, balik na naman ang traffic sa karsada, balik na naman ang mga tao sa bawat karsada, nandiyan naka-standby. Pero pagtitingnan mo, ang mga tao parang walang nangyari. Kung ano yung kanilang dating buhay noon, yung lifestyle nila na nabubuhay sa anumang mga gawa ng laman, ganun pa rin. Nabubuhay sa ganitong klase ng kasamaan, ganun pa rin. At pinakita lang sa akin ng Diyos na ang kailangan sa atin bilang mga Kristiyano ay talagang manalangin. Ang Diyos lang talaga ang pwedeng humipo sa puso ng tao. Ang Diyos lang talaga ang pwedeng magbago ng puso ng tao. Sabi ng Zechariah 4 verse 6, it's not by our might, it's not by our power, but by the Spirit, says the Lord God Almighty. Kaya po kung tayo mananalangin, ang Diyos po ay kikilos, ang kamay niya ay iuunat niya, ang mga tao dinadalangin natin through intercession, tumatayo sa tayo sa pagitan ng Diyos at ng makasalanang tao, ang mga taong ito'y maaabot. At kung titingnan po natin, ang Diyos ay napakamatapat. Nagkaroon ng pangako kay Noah, pagkaraan ng baha, sabi niya, nakikita mo ba yung rainbow na yan? Yan ay isang covenant ko sa iyo na hindi na muling dadanas ang mundo na ito ng napakalaking baha na walang mapupuntahan ng mga tao. Kung para maligtas, hindi ko nagagawin yun. Ganun po kabuti ang ating Diyos. At idinagdag pa po ng Diyos sa New Testament yung pagsusugo ng Panginoong Jesus upang magkatawag tao, upang siya'y magministeryo ng 3 taon at kalahati dito sa lupa, nangangaral ng kaharian ng Diyos, ng paghahari ng Diyos. Ipinaranas ang mga may sakit ay nagkaroon ng kagalingan. Ipinaranas ang mga inaalihan ng demonyo ay tunay na nagkaroon ng kalayaan. Kung titingnan po natin, maraming tao yung alipin ng sakit karamdaman, alipin ng kahirapan, alipin ng bisyo, alipin ng gawa ng kaaway. Pero ang Diyos ay nagpakita na nung nag-minister siya na kaya niyang bigyan ng kagalingan, kalayaan. At ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. Kaya pa rin niyang gumawa. Kailangan lang natin na makinig sa salita niya. Kailangan natin tuloy pa rin ang pangangaral. Wala man ang Panginoong Jesus dito. Marami pa rin nangangaral. Marami pa rin siyang mga lingkod na tinawag, ang mga tunay na Kristiyano, mga full gospel Christian churches. Tuloy pa rin ang pag-iimbita sa maraming mga tao. Ito po'y paraan ng Diyos para tayo lumapit sa Kanya. At bago po magkaroon ng isang malaking gawain o anumang krusada o anumang malaking gawain, anniversary ng mga Christian churches, na meron po yung mga pananalangin. Nananalangin po ang mga tao upang ang Diyos ay kumilos at magdala ng maraming tao. Kaya po sa lahat ng aking mga ka-daylight, ang kailangan natin ay lumuhod, manalangin. Pagka kayo po'y nagpunta sa mall, titingnan niyo po mga tao, parang walang wala silang pakialam, wala silang pagnanasa sa anumang mga makalangit na bagay. Basta ang gusto lang nila, maging masaya, magawa nila yung gusto nila, ma-enjoy nila kung ano man ang meron sila, kung marami silang pera, ma-enjoy nila. Pero pagka ikaw po'y Kristiyano at nakikita mo ang mga taong ito, walang panahon sa Diyos, mahahabag ka po. Kaya sabi ng Panginoon, napakalaki ng anihin, Matthew 9, 35, 36, 37. Napakalaki ng anihin, pero po konti ang manggagawa. Manalangin kayo sa Panginoon ng ubasan na magpadala ng maraming manggagawa. Ikaw po at ako, mga ka-daylight, kailangan nating manalangin. Kailangan nating lumuhod.
para ang mga tao na ito ay tunay na magkaroon ng tunay na kaligtasan. Sabi po ng Exodus 20:1-17, paraphrasing po ano, ito po ay Ten Commandments. Sinasabi po ng Diyos dito, huwag tayong sasampa sa ibang Diyos, huwag tayong gagawa ng anumang mga larawang inanyuan, huwag nating babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, huwag nating kakalimutan ang araw ng Sabat. Pero nakakalungkot po, Monday to Friday, napaka-traffic. Pero pag Linggo po, maluwag. Eh ako naman po, ang faith ko, sabi ko, darating din ang panahon, Linggo, matraffic din. Sapagkat ang lahat ng mga tao ay tunay na sasamba sa Diyos, makakakilala sa Diyos. Lahat ng tao ay magmamadali pag Linggo, pupunta sa bahay-sambahan. Kaya matraffic na rin pag Linggo. Yun po yung aking pananampalataya. Kung sasamahan niyo po ako, manalangin na ang mga tao ay tunay na lumapit sa kapwa. Yung pangalawa po ay yung pagmamahal sa kapwa sa Ten Commandments. Igalang natin ang ating mga magulang, honor your father and mother. So, mahalagang mahalaga po ito. Yung mga kabataan, ano po, ang sinasabi ng Ephesians, children, obey your parents in the Lord. So, inuutos po sa atin ito, igalang ang magulang. Mahalin po ang ating kapwa. Huwag po tayong magsisinungaling, huwag tayong mag-iimbo, huwag tayong magnanakaw, huwag nating pagnanasaan yung mga pag-aari ng ating mga kapwa. Huwag tayong magsisinungaling, ano po. Ito po yung mga sinasabi sa atin sa Ten Commandments na kung saan ito po ipaalala na sa New Testament po, ito po ay ginawang dalawa na lang. Ano po, sinummarize po sa dalawa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Kaya sabi po ng Matthew 22:37-39, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, and with all of your mind. Hindi po basta-basta lang nasabi mong mahal mo ang Diyos. Mahalin mo siya ng buong puso, mahalin mo siya ng buong kaisipan, mahalin mo siya ng buong kalakasan, mahalin mo siya ng buong kaluluwa. Talagang number one ang Diyos sa iyong buhay. Talagang lahat ay gagawin mo, ano? Pag may hiningi sa iyo ang Diyos, handa mong ito ipagkaloob. Kagaya nitong si Abraham, nang hingin sa kanya si Isaac na matagal niyang hinihintay, ay hindi niya ipinagkait, inihandog niya sa Panginoon. At ang Diyos na nakakaalam ay nag-provide ng duya. Alam niyo po, minsan mayroon lang gustong patunayan ng Diyos sa atin. Minsan tinetest lang tayo. At pag tayo sumunod, pag tayo hindi natin inalintana at pinakita natin mas mahal natin ang Diyos kaysa anumang bagay, lalo naman tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Amen po ba? Pangalawa po yung love your neighbor as you love yourself. Nung nagdaan pong pandemic, bawal pong lumabas, ang magkakasama pamilya lang. Kaya po tinurungan tayo ng Diyos eh, yung mag-asawa magmahalan, yung mga magulang mahalin ng mga anak, yung mga anak mahalin ng kanilang magulang. Kasi kayo lang yung magkakasama. Walang ibang tutulong sa atin kung ano man ang mangyari, yung pamilya mo ang tutulong sa iyo. Kaya po unahin natin na pag-aralang mahalin ang ating pamilya. Mahalin ang ating mga mahal sa buhay. Ano po, anumang klase, anumang pag-uugali yan, mahalin po natin kasi yan inuutos ng ating Panginoon. At pagka nagawa natin sa bahay, na masanay po tayong nagmamahal sa ating kasambahay, paglabas po natin, makukuha rin po natin mahalin ang ating mga neighbors, ang ating mga kapitbahay, kahit po anong klase sila, kasi natuto ka ng magmahal doon sa loob ng bahay na hindi naman perpekto ang ating pamilya. Pero dahil po sa pagmamahal, ito po ay nagawa po natin. Ang paalala po sa atin, 2 Timothy 3:1-9, ano po? Tingnan lang po natin, malungkot, pero nangyayari. Eh kung maaari po sana, ito po ay ating maidalangin din, ano? Na talagang hindi po dito talaga mabuhay ang mga tao. 2 Timothy 3:1-9, sabi dyan, but mark this, there will be terrible times in the last day. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power.
have nothing to do with them. They are the kind who worm their way into homes and gain control over weak-willed women who are loaded down with sin and are swayed by all kinds of evil desire, always learning but never able to acknowledge the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so also these men opposed the truth. Men of depraved minds, who as far as the faith is concerned are rejected, but they will not get very far because, as in the case of those men, their folly will be clear to everyone. Malungkot po na sa mga huling panahon, magiging ganito raw po ang pag-uugali ng mga tao. Pero ang salita po ng Diyos ay nagtuturo sa atin na tayo po ay mabuhay ng buong kapakumbabaan, ng may pag-ibig, ng may kaamuan, ng may kabaitan, ng may pagkatakot sa Diyos, ng may pagmamahal sa Diyos, hindi sa pera, hindi sa material na bagay. Nawa po itong sinasabi po na ito sa mga huling panahon, hilingin natin sa Diyos, manalangin tayo, ma-overcome natin. Huwag nating payagan na ito ang kumontrol sa ating buhay. Sa halip po, ang kumontrol ay ang Diyos. At tayo po ay mabuhay sa liwanag ng salita ng Diyos. Huwag po tayong pumayag na sa ating buhay na ito, ang puwersa ng kadiliman, ang puwersa ng kaaway, ito yung maging malakas ang dating sa atin. Sa halip, ang maging malakas ang dating sa atin ay ang salita ng Diyos. Alam niyo po ang salita ng Diyos, ito'y mananatili magpakailanman. Alam niyo po yung gumagawa ng ayon sa Espiritu ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang gumagawa po ng ayon sa laman ay mapapahama, mamamatay, at magmamana ng paparusahang walang hanggan. Pero ang gumagawa at sumusunod sa salita ng Diyos ay magkakaroon ng tunay na buhay na walang hanggan. Sabi po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ipigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang mananampalataya hindi na mapapahama, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinadala niya ang kanyang anak hindi para hatulan ng sanglibutan, kundi para ang sanglibutan ay maligtas. Ang kalooban po ng Diyos sa iyo at sa akin, sa lahat ng mga tao na kung saan ay nabubuhay ngayon, ang kalooban ng Diyos, sabi nga ng Matthew 4:17, repent for the kingdom of God is at hand. Ang kalooban ng Diyos ay magsisi ang mga tao. Ang kalooban ng Diyos ay tumalikod sa kasalanan. Ang kalooban ng Diyos ay mabuhay sa kabanalan. Sapagkat lahat ng yan, kung atin pong babalikan ang nangyari sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng panlalait, ang lahat ng hirap, yung siya'y binunutan ng balbas, yung siya'y hinampas ng latigong bakal, yung siya'y pagpasanin ng krus, yung siya'y duran, yung siya'y hubaran, yung siya'y lait-laitin, yung siya'y ipako sa krus hanggang sa siya'y mamatay. Ganoon ang kaparusahan sa ating lahat. Ganoon ang mararanasan ng mga tao na kung saan ay nagpapatuloy sa kasalanan. Ganoong katindi na parusa at hirap ang dapat na maranasan ng mga tao na nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Pero ang magandang balita, mahal na mahal ng Diyos, ikaw at ako. Ang ginawa niya, ang kanyang anak, ang pinabayaan niya na mabugbog, masaktan, masugatan, ipahiya, laitin. Ang Diyos pinayagan ng anak niya. Kasi ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Isang paghahandog, isa na lang, pero napakatindi po nung naghandog ngayon. Anak ng Diyos, the darling of heaven, walang kasalanan. Ang dugo ay walang kasalanan. Kaya sobra naman po ang epekto nito. Sobra yung tindi nung epekto sa bawat isang mananampalataya. Yung lahat ng sumpa, lahat ng sakit, lahat ng kahirapan, lahat ng kaparusahan, lahat ng iyon ay napawi. Ganun po katindi dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya pinayagan na hindi mamatay ang kanyang bugtong na anak kasi ang kabayaran ng kasalanan ng tao dahil inako niya ay kamatayan. Yun yung matindi. Mga ka-daylight, mga nakakapanood, kung kayo man ay ngayon lang,
inayagan ng Diyos ang Panginoong Hesus. Eh kung ikaw ay magmamatigas at aabutan ka ng kamatayan, pag ikaw ay namatay, haharap ang iyong kaluluwa sa Diyos. At doon sa pagharap na yon, mayroong kaparusahan, wala ng pag-asang maligtas. Pero ngayong ikaw ay buhay pa, ngayong ikaw ay naririto, pwede ka pa na magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. Sa atin pong pagtatapos, muli ang kailangan ng isang tao, lalo na po yung ating binanggit kanina, no? Na para bang lahat ng tao ay punong-puno ng kasalanan, nabubuhay na walang pagkatakot sa Diyos. Nais lang ng Diyos na kilalanin natin. Patulad ng pangalawang magnanakaw, ako magnanakaw ako, dapat akong mapapasan. Kilalanin po natin tayo makasalanan. Manampalataya tayo, ang Diyos ay nagmahal sa atin at ang anak niya ay binigyan. At atin po siyang anyayahan sa ating buhay, sa ating puso. Iluklok po natin ang Panginoong Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo bilang Panginoon, Hari, Tagapagligtas. Sa lahat ng ating kasalanan ay Kanya pong papawiin. At tunay walang baha. Kasi pag umuulan, nakikita natin rainbow. At nakikita natin yung, ah, hindi gugunawin. Ibig sabihin, hindi papayagan ng Diyos na ikaw ay mamatay at mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay maligtas. Tayo po'y dadako sa panalangin. Nararamdaman ko po yung presence ng Lord. Nararamdaman ko po yung habag niya sa napakaraming tao, lalo na po ang mga Pilipino. Pwede po ba tayong lumupo? Kumikitaas lang po natin ang ating kamay. Tayo po, pangunahan po natin. Ikaw po, naka-daylight. Pangunahan natin ang panalangin na ito ng pagsisisi at pagkilala. Prophetically po, nire-represent natin ang buong bansang Pilipinas. Sabihin lang po natin, Panginoong Jesus, inaamin ko po, ako po isang makasalanan. Patawad po sa lahat ng aking kasalanan. Ang iyong pong dugo ay pandinis mo, pangtubos. At bigyan mo po ako ng tunay na pananampalataya. Sapat ang handog mo sa krus. Sapat ang dugo mo. Sapat ang kamatayan para ako'y matubos at mapapahamak. At ako po'y nagdidesisyon na ikaw ay paupuin sa trono ng aking puso at gawin kitang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. At mula ngayon, ikaw na po ang aking susunod. Maraming salamat po. At Lord, dalangin namin itong ginawa naming prayer na ito ay maging prayer din ng bawat Pilipino. Nanalangin po kami sa aming sambayanan. Dalhan mo po ng tunay na pagkakilala sa iyo. Dalhan mo po ng banal na pagtatakot sa iyo. Nag-i-intercede po kami para po sa aming mga kababayan na nasa Pilipinas at nasa ibang bansa. Inihingi namin ang bawat Pilipino ay bigyan mo po ng tunay na pagkakilala sa iyo. Nananampalataya po kami, mahabagin ka. At hindi ka papayag na may mapahamak sapagkat gayon na lang ang pag-ibig mo sa aming lahat. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Papasalamat po kami, aming Diyos, sa isa na namang programa ng Daylight Devotion na kami po yung sinamahan. At kailanman hindi ka po nauubusan ng kapahayagan. Napakayaman ang banal na kasulatan na bawat isa na itinatayo mo para mag-share ng pang-umagang na pagbubulay-bulay, ikaw ang nagkakaloob ng tinapay ng buhay. At binibigyan mo rin kami ng pagkakataong manalangin upang matanggap namin ang nakalaang pagpapala para sa atin. Sapagkat ang panalangin ang paraan para maibigay mo ang anumang pagpapala kailangan natin. Sa umaga pong ito, naangkin po namin ikaw ay kumilos. Naangkin po namin na pagpala mo ang bawat isa, maging ang buong crew ng Daylight Devotion. Kami po'y nagpapasalamat at nananalangin pagpalain mo ang buhay ng mga anak mo na ito ng sobra-sobra. At maging ang programa nito ay magpatuloy at maabot pa po ang mas maraming mga tao sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa ay maabot pa. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin.
at hayaan mo pong aking i-release ang benediction, ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, ang pagpapala ng Diyos Anak na walang katapusan, at ang pakiipisa ng Banal na Espiritu ay isa sa bawat isa ngayon, bukas, at magpakailanpaman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotions.